Ano ba gusto mo? Ayan na po si Mrs. Camia galing sa trabaho. Gusto pang videohan? Uy, pasok na. Ha? Ay, i-video mo ako. I-video? Bakit? Ayun doon o. Oh. Dito sa may stop. Pipicture lang kita? Oo. Ayoko na. Bumaba. Opo ko i-video? Ayoko nga. Opo ko i-video? Ay, gusto mo picture eh. Picture nga, hindi video. O, di video na. Ayan. Wow. Sarap. Sarap ka dyan. Slow yan eh. Ha? Slow eh. Ano masarap dyan? Sarap kaya. Ang dami ano yung flakes, ang kapal ng flakes. Look at the snow. Hello guys. Papakita ko lang ho sa inyo kung ano pong kalagayan namin ngayon dito sa Manitoba. At kasagsagan po ng winter ngayon. Meron pong forecast ng snow. Nagsimula pa ho ito kagabi. Hanggang ngayon ho, alas 3:30 na po ng hapon. Hindi ho tumitigil ang blowing snow. Ayan po. At napakakapal na ho ng snow. Ito po ay parang sa loob ng 10 taon na napatira ako dito sa Canada. Parang unprecedented po yata ito for the last 10 years. Kumbaga, mukhang napakarami ho talaga. Mamaya ho, pagdating sa bahay, papakita ko po sa inyo kung gaano na ho kataas yung snow. Yung mga sumusubaybay po sa channel ko, alam po ninyo na meron tayong maliit na garden doon pag summer. Makikita niyo po yung maliit nating garden doon kung ano na po itsura kapag winter. Talaga po na balot po talaga ng snow. Napakadulas pa ho ng kalye kapag ganito na bagong bagsak ang snow. Ito po, buti napala na ito eh. Nakayod na po ito ng mga bulldozer. Kaya medyo malinis-linis na. Pero marami pa ho ng mga maliliit lang na street na hindi pa ho nalilinis. Kaya talagang puting-puti ang Winnipeg. Actually, yung pong Toronto, nakita ko po nung isang araw sa news. Yung mga nasa Toronto, parang hindi sila masyadong sanay sa ganong klase ng snow. Eh. Napakakapal din po doon. At hirap na hirap po sila. Kami po, kung tutusin, dapat sanay na ho kami sa ganitong klase ng weather. Pero ang reality po, hindi naman nakakasanay ito. Talagang taon-taon ay para kang lagi nakikipagbuno sa snow. Sa Pilipinas, oh, kapag baha, meron namang mga lugar na hindi binabaha. So, ibig sabihin, kapag ang lugar mo ay medyo mataas, exempted ka kahit na 2 araw umulan. Pagkatapos po ng ulan, wala na eh. Hindi po ba? Pero dito po, kapag nag-snow, ay asahan nyo na. Buong probinsya po yan na meron ganyan. Kaya ang forecast po ay halos buong Manitoba ay meron pong ganitong blowing snow. Hanggang bukas pa ho ito eh. Mahigit 10 cm. Kaya tingnan nyo po yung mga gilid, yung mga panabi na yan. Wala na pong paglagyan ng snow eh. Tingnan nyo yung mga bahay. Halos natatabunan na po yung mga daanan nila ng snow. Sarap naman kasi pag ganyan po nag-i-snow, hindi naman ganun kalamig. Yan po yung kagandahan. Tingnan nyo si Manong, ayun. Hindi naman siya masyadong giniginaw kasi hindi naman po masyadong malamig.
Kunin po natin yung aking bunso. Ito po yung St. John's High School. Yan. Diyan po nag-aaral yung bunso namin. Grade 11 na po yung aking bunso. Sunduin po natin. Doon na nga tayo sa harapan. Ayan, ito po yung back lane. Back lane. Tingnan po ninyo kung gaano karami yellow. Plano po akong mapaglagyan. Ito po yung garahe. Kabilaan po, puno na po ng yellow. Tingnan nyo po naman gaano kataas ng yellow na yan. Ito lang po yung lugar na pwede kayong magtapo ng yellow nyo. Yung side ko na yan tsaka tong side na to. Ito po yung bahay natin kaso puno na yan. So yung gilid na to puno na ng yelo, dito puno na rin sa kabila, kapit bahay, ganun din. Kaya sa susunod po na babagsak uli ang yelo hanggang bukas, wala na po akong paglalagyan. Punong-puno na po ng yelo. Ayan o, hanggang dito po sa kabila, yung kapitbahay po natin. Ayan o, punong-puno na po ng yelo. Napakalamig. Tingnan po naman natin dito yung atin pong pinagtataniman dito. Sarado na natin yung garahe. Ayan, natatandaan nyo po ba ito? Ayan, ito po yung ating yan po yung ating taniman noong summer. Dito. Ayan po. Ayan po yung mansanas. Ganyan po ang nangyayari kapag winter. Ayan po ay patay oh. Ayan po. Lanta po yung mga dahon yan. Ayan po yung mansanas. Ganyan po ang nangyayari. Pero pagdating po ng spring, mabubuhay uli yan. Ito po yung taniman natin ng harabilya. Ayan oh. Hindi ko na po naayos yung harabilya tsaka yung beans. Inaabot na po ng yelo, dapat wala na yan eh. Hindi ko na po nalinis. Ayan po yung ating maliit na balag. Yun o, dyan po tayo nagtatanim ng mga ampalaya, kalabasa. Dito naman po, ito yung ating ginawang plant box. Dyan po tayo nagtanim ng ayan yung strawberry po, natabunan ng yelo yan. Pero pagdating po ng spring, mabubuhay uli yan. Tingnan ninyo kung gano'n ako kataas ang yelo. Ayan. Napakataas na po ng yelo. Malapit na po sa bubong oh. Kunti na lang po sa bubong ng garahe. Oh, damig. At ayan po yung ating bahay. Ito po yung likod. Punong-puno po ng yelo. Malamig eh. Napakalamig po mga kaibigan. At sa mga sumusubaybay po sa channel, punta po tayo dun sa harapan. Papakita ko lang sa inyo yung front ng ating pong bahay sa panahon po ng winter. Ayan po. Napakakapal po. Ayan si Mrs. Saan galing? Saan punta? Nakacheck ko na yan. Mataas yan. Hindi aabutin yung ano natin. Ito po yung kalsada ng Magnus Avenue. Ayan o. Ah, lamig. Ayan po yung bahay natin. Ha? Oo nga. Umakit ka na at malamig. Ayan po. Kabaon tayo sa yelo. Ah, lamig sa kamay. Pasok na po tayo. Maginaw na. Ayan, naitor ko na po kayo ng bahagya sa Manitoba kapag sa Winnipeg kapag ganito po panahon ng winter.
So yun po, salamat po. Thank you for watching and thank you for supporting our channel. Kahit po pag ganito-ganito lang yung atin, hindi po tayo makapagluto ngayon. At medyo busy po tayo. At sa mga nakakakilala po sa amin, alam naman niyo na yung family namin ay maan po kami ng COVID. Buong pamilya po ay nagkaroon po kami ng COVID. Talagang medyo matindi pong struggle yung COVID na yun sa family. Lahat po kami, ako po, ang misis ko, yung mga bata, tatlo po yung anak namin, lahat po kami ay nagkaroon ng COVID. Pero awa po naman ng Diyos ay negative na po kaming lahat ngayon. At nakakabalik na po yung si misis sa trabaho, yung mga bata ay bumalik na rin po sa, yung panganay ko nagtatrabaho na po. Tapos yung dalawa bumalik na po sa school. Ayan, dito na po tayo sa loob. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. 20, almost 27,000 subscribers na po yung ating YouTube channel. And thank you po kasi lumalago po yung channel kahit wala tayong masyadong upload. Thank you po doon sa mga nanonood po nung kimchi at saka nung paggawa ng itlog na maalat, daing na galunggong. Yun po yung mga marami pong nanood sa channel ko. At sa mga susunod pong araw ay pipilitin pa po nating mag-upload ng mga ganong klase ng video na kung saan pwede nyong gamitin na pang negosyo. Ayan, maraming salamat at hanggang sa susunod. Thank you for watching. God bless.